during pandemic, so then umupo si Mayor Vico. So ano po yung isa sa mga bagay na nagawa niya dito sa Pasig in general sa sarili niyo pong ano, perspective, in your own perspective? Sa mga estudyante naman namin, malaking tulong yung paghiram niya, paggagamit namin. Ay, kibit mo talaga yung tablet. Sige, punta tayo dyan pagdating sa paggamit ng tablet kasi nag-aaral yung mga bata. No? So, gaano kalaking tulong na nagkaroon ng free tablet ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral? Bilang isang magulang na walang-wala, malaking tulong ang tablet na pinahiram ni Mayor Vico para sa mga estudyante namin na talagang hirap makakop up na nangyari to sa amin. Kagaya ko na walang kakayanan na makabili ng cellphone personally. So, ano lang, ang hirap lang kasi instead na bibili pa kami ng tablet, pambibili na lang namin ng pagkain. So, nung time na wala pang inilulunsad si Mayor Vico sa tablet, bala kong pag-stopin yung dalawa kong estudyante. But thankful ako kay Mayor Vico, pinahiram nila kami ng tablet. So, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng dalawa kong anak. So, yan yung isa sa ipinagpapasalamat mo na nagawa niya ngayong pandemic. Hindi lang naman sa tablet, pati syempre yung pagbaba niya ng pagbabayad dito sa amin sa ano, Mega Market. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel and for our today's video, ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay may kinalaman po sa katanungan na ipinost po namin sa aming Facebook page nito mga nakaraang linggo lamang. At ito po ay may kinalaman sa lahat ng mga naging proyekto ni Mayor Vico sa kanyang unang termino, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ano po ang inyong nagustuhan at gusto ninyong ipagpatuloy kung siya ay tatakbo pa sa kanyang pangalawang termino? Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here and subscribe. Kaya naman mula nga po nang ipinost po namin ito sa aming Facebook page na Pasig News Channel at Pasig News Update Official, ay talaga namang nakita po natin ang samut-saring reaksyon ng bawat Pasigenyo. Merong nakakatawang mga reaksyon, may magaganda, at pero hindi naman yung iba, hindi masyadong sang-ayon. Pero ganun pa man, ay irerespeto po natin at tatanggapin po natin ang pagkakaiba-ibang opinion ng bawat Pasigenyo. At maya-maya nga lang po ay ipapakita ko nga po sa inyo ang bawat reaksyon na yan. At malay mo, isa sa mga komento mo ang i-flash natin sa episode na ito. Simulan po natin sa mensahe na ipinadala ni Miss Florifest B. Tamayo. Doon pa rin tayo sa tanong na sa lahat ng mga naging proyekto ni Mayor Vico sa kanyang unang termino, ano ang gusto mo pang ipagpatuloy kung siya ay tatakbo sa kanyang pangalawang termino? At ang sabi nga ni Miss Florifest, shout out po sa iyo, pamaskong handog kasi walang pinipiling tao, botante ka man ng Pasig o hindi, ay binibigyan ka or bibigyan ka. Actually guys, ito yung isa sa pinakatumatak din sa akin. Actually, hindi lang sa akin, siguro napapansin din ng ibang city at napapansin din ng ilang sa ating mga netizen na ito pamaskong handog yung pinaka naging talk of the town din eh, lalong-lalo na kapag Pasko. Hindi ka man botante ng Pasig o ikaw man ay nagre-rent lang dito, kung ikaw man ay 1 year pa lang dito or 2 years pa lang dito, basta dumating na yung kung this year, pangatlong taon na to, parang year 3 na ng pamaskong handog na gagawin ng Pasigenyo. So, yun yung isa sa mga proyekto na sinabi ni Miss Florifest ang gusto pa niyang ipagpatuloy kung tatakbo pa sa pangalawang termino si Mayor Vico. Kaya naman, maraming salamat sa pamunuan ng pamaskong handog team na yan. Sana ito, malapit na ulit yung Pasko. So, looking forward ulit yung ating mga Pasigenyo para sa pamaskong handog na yan kasi alam nila na talagang bawat pamilya ay nakakatanggap kapag December. So, yan ang ipag-pray natin sa mga susunod pang termino ni Mayor Vico na magpatuloy pa nga yung proyekto na yan. Alam ko ikaw, agree ka din na nakatanggap ka ng pamaskong handog, lalo na
sa darating na Pasko ngayong taong 2021. Ayan, shoutout din po kay Miss Ana Ria Capuno dahil ang sinabi naman niya, sana magpatuloy pa rin ang work sa tupad. So, yun daw ang isa sa mga proyekto na gustong magpatuloy. Sabi ni Miss Ria na gustong ipagpatuloy sana ni Mayor Vico sa mga susunod pa niyang termino. So, praying tayo na magpatuloy pa yung proyektong yan. At ang sabi din naman po ni Mr. Edgardo Santos, shout out po sa iyo sir, binigyan lahat ng groceries ang lahat ng taga-Pasig kapag Pasko. So yun nga yung sinabi natin kanina, no, yung Pamaskong handog. So lahat or bawat pamilya talaga binibigyan yan. So intayin nyo po ngayong darating na Christmas 2021, makakatanggap po ulit tayo yan bahay-bahay. At basahin naman po natin ang komento ni Miss Sima Monski. At ang sabi naman niya, yung gusto ko kay Mayor Vico ay ang mga proyekto niyang walang label ng pangalan ng tao kundi pangalan ng Pasig na umaagos ang pag-asa. Magaling, di ba? Dahil alam ko at kinikilala niya na ang bawat proyektong ginagawa sa lungsod ay galing sa buwis ng mamamayan. Kaya tama lang na dapat talagang walang letra ng pangalan ang ipalagay sa bayong man yan o sa mga gamit pang eskwela o sa mga poste o gate o iba pang infrastructure. Bakit parang may pinaparinggan ito si Miss Sima Monski? Anyway, so yun nga ang isa sa mga proyektong gusto daw na ipagpatuloy ni Mayor Vico sa kanyang susunod na termino. At ang isa, at ang sinabi nga ni Sima Monski, ang mga nagustuhan niya nga is yung pagpapagawa, at ang isa sa mga nagustuhan proyekto daw niya is yung pagpapagawa ni Mayor Vico sa mga infrastructure o sa pagpapagawa nga ng mga buildings or sa pamimigay nga ng Pamaskong handog at ng iba pa is walang label or yung walang pangalan ng isang politiko. Kasi alam nyo ba, kapag ka may mga acronyms ng mga politiko yan o may mga mukha ng politiko, medyo pasok sila dun sa mga trapo type. Ang ibig sabihin ng trapo ay traditional politician. Itong sinabi ni Sir Mamonski ay yung mga proyektong hindi nilalagyan ng label ng pangalan ng isang politiko. Kaya naman, thumbs up daw po para sa kanya ang proyekto na ginagawa ni Mayor Vico na hindi nga paglalagay ng label ng pangalan niya sa lahat ng mga proyektong ginagawa niya dito sa Pasig City. Dahil naniniwala nga daw si Sir Mamonski at sinabi din ni Mayor Vico na lahat daw ng mga proyektong ginagawa niya at inilalabas na pera dito ay galing sa bawat taxpayer ng Pasigueño. Kaya naman hindi talaga dapat mga pangalan ng politiko ang inilalagay doon sa mga proyektong ginagawa nila dito sa Pasig City. Thumbs up naman tayo doon. Ito, basahin naman po natin ang mensahe na ipinadala ni Miss Cristina Tabaranza. Shout out po sa iyo. At ang sabi niya, sa mga proyektong gusto pang ang ipagpatuloy ni Mayor sa kanyang susunod na termino ay yung pagsasaayos po ng mga kalsada at pagpapailaw sa mga madidilim na lugar, pagbibigay ng ayuda at mga food pack, paglilinis po ng paso at pati mga ilog man o creek, pagre-regular ng mga empleyado at marami pa pong iba. Lagi pong nakahandang tumulong lagi si Mayor Vico sa kanyang nasasakupan sa education, sa health at sa peace and order, lalo na po sa kalamidad. Kaya sana kayo rin po ang mayor namin sa mga susunod pang taon. God bless. So ayan, ang daming nabanggit dito ni Miss Cristina Tabaranza. Simulan po natin sa pagpapaayos daw po ng kalsada. So yan ang isa sa mga bagay na gusto daw ipagpatuloy ni Mayor sa mga susunod pang kanyang termino. So, tsaka ang isa din sa mga nagustuhan daw niya is yung pagpapailaw sa mga madidilim na lugar. So diba, kaya nga naglungsad sila ng okay sa Pasig or O-plan kaayusan sa Pasig. So kung mapapansin nyo, may mga inuunti-unti na silang mga madidilim na lugar na talagang pinapailawan nga po nila. At syempre, sa tulong din yon ng mga empleyado ng Pasig City na nagtutulong-tulong nga po sa pagpapailaw ng mga lugar na yon na inirequest din naman nila sa kanilang mga barangay. At ang sinabi pa rin dito ni Miss Cristina is yung food pack daw na ibinibigay nga. So, ibigay na natin ng sample dyan siguro yung sa mga estudyante. So, ito yung mga pictures nyo. Ayan. Yung mga food packs na natatanggap nila, kasi di ba naglungsad din sila ng batang malusog ba yon sa bawat elementary na or high school, di ba? Naglungsad sila ng pagbibigay ng food packs yan. Ang alam ko kasi parang from first quarter to fourth quarter yan talagang ibinigay sa ating mga estudyante ng Pasigueño eh. Para naman matuwa din. Natuwa yung mga magulang eh kasi naka-receive sila ng mga food packs yan para sa kanilang mga estudyanteng anak. So ang isa din sa mga napansin at gustong ipagpatuloy daw po
ni Mayor sa kanyang susunod na termino ay yung pagpapalinis ng paso, pati yung mga ilog daw at saka yung mga creek. Yung pagpapalinis daw na yun kasing isa sa mga sanhi kung bakit nagkakaroon ng pagbaha. So, yan yung isa sa mga bagay na gusto daw talagang ipagpatuloy pa ni Mayor kapag tumakbo siya sa mga susunod pang kanyang termino. At ang isa din sa mga nabanggit ni Ms. Cristina ay yung pagre-regular daw po sa mga empleyado na mga nagtatrabaho sa Pasig City. So, kung mapapansin naman natin, di ba maraming mga empleyado before na parang 15 years na or 20 years na siyang empleyado ng Pasig City, pero hindi pa sila regular. Pero kamakailan lamang po is, di ba, nakapagpa-regular na si Mayor ng mga more than 100 plus Pasig City employees. Yung iba doon ay 20 years na silang empleyado, casual pa din sila, J.O., di ba? So, nung nakita nila na talagang qualified naman itong mga empleyado nito at pasok naman po sa qualification na hinihingi po ng city, eh talaga namang level up sila sa kanilang mga position at na-regularize nga sila sa kanilang mga trabaho. So, ito yung isa sa mga gustong ipagpatuloy nitong ni Ms. Cristina, ang sinasabi niya po dito kay Mayor sa mga susunod pang termino kung siya po ay tatakbo pa. So, basahin pa po natin yung iba. Okay, ito naman po, basahin natin ang komento or mensahe na ipinadala po ni Ms. Isay Oliveros. Shoutout po sa iyo, ma'am. At ang kanyang sinabi ay, senior na ako ngayon. At ngayon ko lang naranasan na makatanggap ng benepisyo, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mind you, panahon ng pandemya. Ginagawa lahat ni Mayor Vico ang para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Pasig at ngayon lang nakilala ang Pasig ng ibang bansa dahil sa kanyang malinis na puso at takot sa Diyos. Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa mamamayan at sa ikagaganda at kayaunlad ng buong bayan ng Pasig, pati na sa kanyang nasasakupan. Tapat sa kanyang paglilingkod ng ama ng Pasig na si Mayor Vico. Mabuhay ka po, Mayor. Nag-iisa ka lang na may malinis na puso at tapat sa iyong paglilingkod sa bayan, kaya buong mundong naniniwala sa kaputihan at kakayahan mo. So, ang in-emphasize po dito ni Ms. Isay Oliveros is talagang naka-receive siya ng beneficiary, ng mga benepisyo ngayong panahon ng pandemya. Natuwa siya kasi hindi sila kinakalimutan. So, yun ang isa sa mga bagay na gusto niyang ipagpatuloy pa ni Mayor sa mga susunod pang taon na kanyang termino. So, maraming salamat po, Ma'am Isay. Ngayon naman po, ang basahin natin ay ang komento ni Ms. Lori Oracion Roy. At ang sabi niya nga po, outstanding performance. Mayor, good job, Mayor. Sana magpatuloy ka at pwede rin mas mataas na posisyon sa gobyerno. Pero, minahal ka na ng mga taga-Pasig. Salamat sa malasakit at pagmamahal at tapat na paglilingkod. So, talaga namang appreciation po ang ibinigay, ang ipinakita ni Ms. Lori Oracion Roy. At ang sabi naman po ni Ms. Ergardo Santos, hindi pa sariling kapakanan ang layunin kundi maglingkod ng tapat sa bayan ng Pasig. Ayan, mga appreciation post po yan. Okay, basahin din naman po natin ang mensaheng ipinadala ni Ms. Orea Unto. Hi, shoutout po sa inyo, Ms. Orea Unto. Ang sabi niya, good AM, kalinisan ng Pasig Ilog. Job hiring at lahat nakatanggap ng food ayuda, butante man o hindi ng Pasig. At sana po sa next termino niya, alam ko mananalo siya. May West Bank Road, hirap po pag umuulan. Sana po maayos na po ang daan at tuloy-tuloy lang po ang pagtatanim ng mga halaman at puno. Alam ko lahat na plano para sa mga taga Pasig City. Makukuha niya kasi masipag naman yan na mayor. At sana po, maayos na po yung gilid ng ilog Pasig, wala na pong bahay na di magandang tignan. Diyan po sa mga gilid ng mga ilog, sana maalis na rin sila yan. Salamat po sa pagbasa. So, ang gusto niyang i-emphasize dito, ang isa sa mga bagay na gusto niyang ipagpatuloy ni Mayor Vico siguro is yung pabahay para sa ating mga Pasigueño, yung mga nandito sa yung mga informal settler natin na mga Pasigueño. Yun yung gusto niyang i-emphasize na sana magpatuloy pa sa mga susunod niyang termino. Sana mag-focus din doon or bigyan din. Alam ko nakaplano naman itong pabahay ni Mayor eh. Siguro sa mga susunod lang na araw or syempre, kung tatakbo nga siya sa susunod na term niya, pag-uusapan naman nila to. Pero lahat dyan ay nakasettle na. Nakaplano na po yan tungkol sa pabahay niya. So sa mga Pasigueño po natin dyan, abang-abang lang po na tayo kung ano man yung anunsyong ibibigay ni Mayor sa pabahay na yan. So, basahin naman po natin ang mensaheng ipinadala ni Ms. Marian Leonardo. Shoutout po sa inyo, Ms. Marian. At ang sabi niya nga po ay ang pagbibigay ng mga kailangan ng estudyante
laptop, tablet. Salamat po ng marami sa priority ng mga kabataang estudyante, lalo na sa ayuda para sa kanila. So, ang talagang proyekto daw na gusto pang ipagpatuloy ni Mayor Vico sa kanyang susunod na termino, ang sabi nga po ni Ms. Marian, ay yung pagbibigay daw ng mga kailangan sa mga estudyante, lalong-lalo na yung laptop at tablet. So, yun yung isa sa mga ipinagpasalamat ni Ms. Marian Leonardo ngayong panahon ng pandemya kay Mayor Vico, kasi talagang prioritize niya yung education ng bawat mga bata. At syempre nga, dahil nasa online class tayo, yung maisip ba na mabigyan ng free tablets and laptops yung ating mga estudyante para magamit nila sa online class. So, di ba, parang majority ata ng mga magulang ng bawat estudyanteng Pasigueño ay hindi na inisip kung paano papapasukin ng kanilang mga anak sa online class or kung paano magkakaroon ng kanilang personal tablets and laptop, kasi nga nag-provide ang city para sa ating mga estudyante at para magamit din nila po sa online class. So yun yung isa sa pinagpapasalamat ni Ms. Marian Leonardo, at yung isa nga sa mga proyektong gusto daw niya na ipagpatuloy pa ni Mayor. At pumunta naman po tayo sa mensahe na ipinadala ni Mr. Cesar Santos Reyes. Actually, meron siyang dalawa na binanggit. Basahin po natin. Number one daw po para sa kanya na gusto pang ipagpatuloy ni Mayor Vico sa kanyang susunod na termino ay ang number one, anti-corruption measures sa city government officials kasama na ang kapulisan and traffic enforcer. Number two, not putting his name on government funded initiative. So mag-explain natin doon sa number one. So siguro ang gusto niyang ipagpatuloy pa doon ni Mayor Vico is yung anti-corruption measures sa city government officials kasama na ang kapulisan and traffic enforcers. Yun yung gusto niyang ma-practice talaga. Yung anti-corruption talaga na dapat yung mga empleyado ng Pasig City Hall at especially yung mga kapulisan at traffic enforcers, yung matanggal ba yung mga pangungurap ng iba? Kasi kung ganyan nga naman yung branding niya, tapos yung mga nasa loob, hindi rin naman doon. So talagang medyo masisira Masisira yung plan, magandang plano na gusto niyang mangyari sa Pasig. So yun yung isa sa mga bagay na gustong mangyari ni Ms. Cesar Santos na ipagpatuloy daw ni Mayor Vico is yung anti-corruption measure sa lahat ng empleyado ng Pasig City. At pangalawa daw po is not putting his name on government-funded initiative. So nabanggit na nga po natin ito kanina, kasi may nag-comment din. So ito din, isa din ito sa gustong ipagpatuloy daw ni Mayor, at nabanggit nga po ni Ms. Cesar is yung hindi paglalagay ng kanyang pangalan sa lahat ng proyekto na funded ng city government. So ngayon nga, ang basahin naman po natin is yung mensaheng ipinadala ni Ms. Cristina Castillo de la Cruz. Hi po sa iyo, ma'am. Sabi niya, first is yung health protocol through pandemic. Second, financial assistance kasi nawala ng trabaho ang karamihan. Third is yung ayuda ng mga estudyante sa education, mga gadgets for online class. At yung last is yung housing project, infrastructure of highways, street light. A million thanks to Mayor Vico. We are very proud as Pasigueño. So ang talagang in-emphasize dito ni Ms. Cristina Castillo de la Cruz is yung una daw po is yung health protocol through pandemic, kasi nakita po siguro ni Ms. Cristina is yung pandemic response talaga ng Pasig LGU ngayong panahon ng pandemya, o yung COVID response ng Pasig LGU ngayong panahon ng pandemya. So yun yung isa sa mga bagay na talagang ipinagpapasalamat din niya or yung gusto pang ipagpatuloy ni Mayor sa kanyang susunod na termino. At yung pangalawa daw po is yung financial assistance kasi sa mga nawala ng trabaho. So kung inyo pong napapansin, di ba, nagkaroon naman po tayo nung Pasig SAP, di ba? Yung may ibinigay na SAP ang national government, pero ang Pasig City ay nagbigay din ng sariling Pasig SAP. Diba? Pasig Supplemental SAP yung ibinigay na assistance ni Mayor Vico sa bawat Pasigueño. At hindi lang yan, naglungsad din siya ng Kapat Loan Program para po sa mga Pasigueño natin na gustong magbalik trabaho, gustong magkaroon ng trabaho, diba? At kung mapapansin din nyo po, ang isa din sa talagang sinabi niya na sana magpatuloy is yung mga education, yung pagbibigay nga ng Pasig LGU o yung pagbibigay ni Mayor ng gadgets para sa mga kabataan na magagamit nila sa kanilang mga online class. At syempre, nabanggit din niya dito is yung pagsasaayos ng mga street lights sa dito nga sa bawat lugar or bawat barangay dito po sa Pasig. At syempre, sa mga susunod pang taon niya, sinisimula na rin yung infrastructure. So marami na rin silang mga na-renovate ngayon na
na mga ano, covered court o yung iba pang mga infrastructure na ginagawa daw po dito sa Pasig City. Yun yung isa sa mga gusto pang ipagpatuloy daw ni Mayor Vico ayon kay Ms. Maria Cristina Castillo de la Cruz. Ayun, isa din sa mga mensahe na ikinatuwa ko po dito is yung pagpapadala ni Ms. Mavic Velasquez Caing. Shout out po sa inyo, Ms. Mavic Velasquez Caing, kasi ang sabi niya, sa lahat po, nagpapasalamat po ako. Napakamura na lang ng sedula at sana makapasok sa scholar ang anak ko. Ayun, isa sa mga bagay na talagang ipinagpapasalamat ni Ms. Mavic Velasquez, at saka ang gusto niyang ipagpatuloy pa is yung pagkakaroon ng murang sedula, kasi even before talaga problema na ito ng ilang mga simpleng Pasigueño yung pagkukuha ng simpleng sedula, pero napakabigat sa bulsa, 'di ba? Ang bigat-bigat kumuha dati ng sedula, ang mahal-mahal pa. Pero ngayon siguro, napansin niya, naramdaman ng mga simpleng mamamayan o mga simpleng Pasigueño na ang mura na nga ng sedula dito po sa Pasig City. At yun nga, ang wish niya ay sana nga daw ay maging makapasok sa Pasig City Scholar ang kanyang anak. So maraming salamat po sa mensahe pinadala mo, Ms. Mavic Velasquez Caing. At ito din ang isa sa mga nakakatuwang mensahe na ipinadala ni Ms. Chrismar Fortus de Ocampo. Shout out po sa inyo, Mr. Chrismar Fortus de Ocampo. At ang sinabi niya nga na gusto pa sana ipagpatuloy sa mga susunod pang termino ni Mayor Vico is yung lahat ng bidding sa project ay naka-broadcast live sa FB. Transparency, syempre. So, yan yung isa. Actually, si Mayor Vico nga ang author ng FOI dito po sa Pasig City, di ba? Kaya naman, lahat talaga ng biddings na ginagawa sa mga proyekto dito sa Pasig City is nakaakibat din dun talaga is yung transparency para makita talaga ng mga Pasigueño kung paano ba yung proseso na ginagawa sa mga proyektong inilalabas dito po sa Pasig City. At yun nga ang isa sa ikinatuwa ni Mr. Chrismar Fortus de Ocampo is yung pagkakaroon nga ng bidding projects ay naka-live broadcast pa sa Facebook. So, clap-clap tayo doon. Yun daw ang isa sa mga ikinakatuwa ni Mr. Chrismar. As syempre, gusto niyang ipagpatuloy pa sa mga susunod pang termino ni Mayor Vico. Okay, at dito na po tayo magtatapos sa huling mensahe na ipinadala ni Ms. Renee Cruz. So, shout out po sa iyo, Mr. Renee Cruz. Sabi niya, naging regular ang mga employees na naglilingkod sa maraming taon na naging casual sa panahon ng dating administrasyon. So, yun nga, ang isa sa ipinagpapasalamat niya at sana gusto ngang magpatuloy sa susunod pang termino ni Mayor Vico is yung sinabi niya na ang nakita siguro talaga niyang pagbabago is yung naging regular yung mga empleyado na naglilingkod sa maraming taon. So baka isa din sa mga empleyado to si Ms. Renee Cruz or isa sa mga kapamilya niya or kaibigan niya yung naging regular employee ng Pasig City. So di ba sabi nga po natin sa inyo taong 2009 more than 100 plus Pasig City Hall employee po ang na-regular, yung mga 15 years na sa serbisyo, mga 20 years, mga 30 years, 45 years. So yun yung mga isa sa mga proyekto na ginawa ni Mayor Vico nung siya ay naupo, talagang ni-regularize niya yung mga qualified Pasig City Hall employee dito po sa Pasig City. Ayun, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin ngayong araw. Sana po ay natuwa kayo sa mga mensaheng ipinadala sa atin ng bawat simpleng Pasigueño at kitang-kita nga po natin talaga yung pagmamahal nila kay Mayor Vico at kagustuhan nila na tumakbo pa ito sa susunod pang termino. Nawa ay nakatulong po ako sa inyo at nag-enjoy po kayo. Sa mga susunod na araw ay pupuntahan ko po kayo. Sana ma-interview ko rin kayo kung ano ba yung pakiramdam nyo, kung ano ba yung gusto nyong mangyari pa sa mga susunod pang termino ni Mayor Vico at gusto nyo pang ipagpatuloy niya na mga proyekto. At kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!